Sa video na ito ay mas makilala nyo pa ng lubusan ng isang actor, dancer, TV host, politician at comedian na si Jong Hilario. At malalaman nyo rin kung gaano nga ba siya kayaman. Masisilip nyo rin sa video na ito ang mga napuntahan ng kanyang pinaghihirapang pera. Gaya na lamang ng kanyang negosyo, bahay at mga sasakyan. At sino kaya itong naging asawa ni Jong na isang foreigner? Ang isang sample king na si Virgilio Vernes Hilario Jr. o mas kilala bilang Jong Hilario ay isang Ilocano na ipinanganak noong August 11, 1976 sa Asingan, Pangasinan. Siya ay nakapagtapos ng elementarya sa Bangkal Elementary School 2 o para lang elementarya ng Bangkal 2 sa Makati. At sa high school naman ay sa Southeastern College sa Pasay simula 1991 hanggang 1995. Noong 1996, siya ay nag-avail ng High School Home Study Program sa Department of Education, Culture and Sports, o DICS, na ngayon ay Department of Education na o DepEd. Ang ama ni Jong na si Virgilio Hilario Sr. ay ang kanyang forever idol. Ang kanyang ama ay naging kagawad ng 7 taon, naging kapitan ng 18 taon, at naging konsehal ng Makati ng 9 na taon. Ang ina naman ni Jong ay ang kanyang number one fan. Ang kanyang ina ay magaling at maalaga. Marami ng opera at nararamdamang sakit sa katawan kaya naman daw, maraming alam na gamot. Kaya ang tawag nila sa kanilang ina ay butika. Kapag may sakit raw sila ay sa kanilang ina sila nagtatanong ng gamot. Kaya tinawag nilang Nelly Pharmacy ang ina nila. Ang kanilang ama na si Virgilio Senior at ang kanilang ina na si Nelita ay ang nagpalaki sa kanilang 10 magkakapatid. At si Jong ang pangalawa sa bunso at may isa na siyang kapatid na namayapa na. Ayon sa kanyang ina na si Jong ay mabait at makulit nung bata, ngunit may pagkapilyo din. Kapag Pasko ay gusto niyang mag-isa lang sa pangangaruling, kasi siya lang ang gumagawa ng tambol at kung ano pa ang ginagamit niya sa pangangaruling. Kaya sinusuntok niya kapag may sumama sa kanya, para masulo niya ang kita. Ganyan si Jong Hilario nung bata. Ngayon naman higala ay tungkol naman sa kanyang buhay pag-ibig. Ang babaeng nagpatibok sa puso ni Jong noon ay ang foreigner na isang British na si Michelle Westgate, kung saan sila ay kinasal noong 2005. Ngunit hindi nagtagal ang pagsasama ni Jong at Michelle at naghiwalay sila pagkatapos ng 7 taong pagsasama. Samantalang kinumpirma ni Jong noon na siya ay nasa masayang relasyon mula pa noong 2014 sa isang dalaga na mas bata pa sa kanya ng halos 15 taon na siyang nagpapatibok sa kanyang puso ngayon na si Maya Leveste Azores. Si Maya ay ang non-showbiz long-time partner ni Jong at siya ay nagtatrabaho sa isang airline company bilang isang cabin crew. Mula nang naging sila ni Maya, ay naging bukas sa publiko si Jong pagdating sa relasyon niya sa naturang dalaga. At pinapatunayan nga nila sa isa't isa na kahit na malaki ang agwat sa kanilang edad, ay mas nangingibabaw naman ang kanilang pagmamahalan sa bawat isa, kung saan ang kanilang relasyon ay lumampas na ng isang dekada. Pero bago umabot sa ganyang katagal ang kanilang relasyon, ay dumaan rin sila umano sa pagsubok. Dahil nung una ay tumutol ang pamilya ni Maya sa kanilang relasyon, subalit na naig pa rin ang pag-ibig, ika nga. Matapos ipaglaban ni Jong si Maya at ang kanilang relasyon sa pamilya nito. Ngayon ay going strong ang kanilang relasyon, kung saan ang kanilang pagmamahalan ay nagbunga ng isang anak na babae, na si Sarina Oceania, na ipinanganak noong March 27, 2021, na tinaguri ang youngest vlogger na sobrang nakakaaliw at napaka-cute na bata. Ang pangalan ng kanilang anak na Sarina Oceania ay nangangahulugang Princess of the Ocean kasi ang Sarina ay isang salitang Hebrew na ibig sabihin ay princess. At ang ibig sabihin naman ng Oceania ay ocean. Ipinangalan nila ito sa kanilang anak dahil mahilig sila sa dagat. Yan po higala ang naging buhay ni Jong Hilario. Ngayon ay kaunting kalaman naman tungkol sa kanyang buhay sa showbiz. Si Jong ay nagsimula sa kanyang karera noong 1993 na naging isa siya sa membro ng sikat na dance group na Street Boys na naging tanyag na grupo noong 1990s dito sa Pilipinas, kung saan nakasama niya rin sa grupong ito ang co-host niya sa It's Showtime na si Vong Navarro. At ito ang kanyang naging daan upang makapasok sa mundo ng showbiz. Nagsimula naman siyang umarte noong 1996 at bilang aktor. Siya ay umarte sa mga pelikula tulad ng Moro Ami na narilis noong 1999.
sa dekada si Tinta noong 2002 at sa The Another's noong 2005. Simula 2012, si Zong ay naging parte ng noontime show na It's Showtime, kung saan nagsimula siya bilang isang hurado hanggang sa naging isa sa host ng programang ito. Noong 2017, siya ay naging isa sa cast ng Efeses ng Provinciano bilang si Homer Alakdan Adlawan. Pero noong 2019, ay umalis siya sa seryeng ito para makafocus sa kanyang re-election bid for councilor sa 2019 midterm elections. Noong 2021, siya ay isa sa contestant ng third season ng Your Face Sounds Familiar, kung saan isa sana siya sa strong contender. Pero nagpaalam si Zong sa naturang show bilang pag-iingat sa kanyang mga mahal sa buhay dahil sa pandemic. Naging maganda ang estado ng kanyang karera sa showbiz, ngunit hindi niya itinigil ang pagbibigay serbisyo sa mga tao. Maliban sa entertainment industry, ay pinasok na rin niya ang pagiging isang public servant, kagaya ng kanyang ama. Si Zong ay tumakbo bilang konsehal ng 1st District ng Makati noong halalang 2016 at 2019. At dahil mainit ang pagtanggap sa kanya ng madlang people, kaya nanalo siya at naging number 1 konsehal. Meron siyang dalawang programa. Ito ang SPS at GIP. Ito ay nagbibigay ng trabaho sa mga kapuspalad pero deserving na mga estudyante. Dahil marami pa rin ang nagmamahal at sumusuporta sa kanya, kaya nanalo na naman siya bilang konsehal sa 1st District ng Makati noong halalang 2022. Ito ay ang pangatlong termino na niya. Bilang isang matagumpay na artista at magaling na politiko, kahit na sobrang busy niya sa kanyang trabaho, ay hindi niya pa rin iniwan ang pag-aaral. Siya ay nakapagtapos ng pag-aaral sa kursong Political Science sa Arellano University noong June 2023. At hindi lang basta pagtatapos, dahil natapos niya ang kanyang pag-aaral bilang isang magna cum laude. Ngayon naman higala ay malalaman mo na kung gaano nga ba kayaman si Zong Hilario. Ayon sa isang website na idolnetwork.com, ang kanyang estimated net worth ay umaabot sa $1.1 million. Or kapag sa pera natin, ito ay nasa 60 million pesos. At patuloy pa itong tumataas. Yan ay ayon sa website na nabanggit. Kaya sa kanyang yaman ay nagkaroon na ito ng magandang bahay. At ang iba pang napuntahan ng kanyang pinaghihirapang pera ay ang kanyang iba't ibang negosyo na pinaglalaanan niya ng oras para masigurong maayos ang operasyon ng mga ito. May naiponda rin siyang mga sasakyan, kagaya na lamang ng Toyota Super Grandia Elite na nagkakahalaga ng 3.1 milyon pesos. At may iba pa siyang mga sasakyan na hindi niya ipinakita sa publiko para na rin sa kanyang kapakanan at ng kanyang pamilya. Yan po higala ang naging buhay at yaman ni Zong Hilario. Kaya hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood and God bless you.